magalak na iyong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nalaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Sa pagdiriwang natin ng Banal na Misa, papurihan natin at pasalamatan ang ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga pagpapala at biyaya na patuloy nating natatanggap. Pasalamatan natin siya sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng pananampalataya, at gayon din sa biyaya ng paglilingkod na inaasahan niya na ating gagamitin upang paglingkuran ng ating kapwa-tao. Mga minamahal, kalakip ng mga kahilingan nating luhog sa banal na pagdiriwang, isama natin ang intensyon ng minamahal na Santo Papa, gayon din ang Obispo, Kaparian, mga taong humihingi sa atin ng mga panalangit dasal, gayon din sa mga taong pinakakuha natin ang ating mga panalangin, sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal sa pagkakataong ito. Panalangin din natin ang mga may sakit, may karamdaman, nasa ospital, nasa bilangguan, mga kababayan natin naghahanap buhay sa ibang bansa, sa mga kapatid nating Kristiyanong hindi natin nakakapiling sa pagdiriwang na ito sa namang kadahilanan, at sa ating lahat na nakikiisa sa banal na pagdiriwang, sa patnubay at gabayin ng Espiritu Santo, pagkalooban nawa ang bawat isa, na ang kaliwanagan ng isipan, lakas ng pangatawan at tibay ng kalooban upang sa mamunti nating pamamaraan makapaglingkod tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Panalangin din natin ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalatigit yung mga kaluluwa na hindi na naaalala ng kanilang mga kamag-anak. Magtamasa nawa sila ng kapahingahang walang hanggan sa piling ng pomay kapal. At upang tayo maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna at pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Buong kapamabaang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming maranasan ang paumunga ng aming ginagampanan ngayong Pasko ng pagkabuhay na iyong ibinigay upang aming ipagdiwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na iyan, wika niya. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kaming papanagutin sa pagkamatay ng taong iyan? Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Nagngit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito at ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Ang galing ng poon hanaping masikap, yoong nagtiwala sa Kanya't nailigtas, ay may tuturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, iniligtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa ay hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng poon, agad naiibsan. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat, ang mula sa lupa ay tagalupa, at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumalima sa anak
hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyo mga minamahal ko mga kapatid at maligayang pagdating po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Mga minamahal, sa ating mga pagbasang napakinggan, binibigyang pansin at binibigyang diin ang kahalagahan ho ng pagsunod sa utos ng Diyos. Lalatigit nung sabihin ng mga apostol sa mga Hudiyo na nagbabawal sa kanila ng pagpapahayag hinggil sa ating Panginoong Hesukristong muling nabuhay, na sinabi nila, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. At sa mabuting balita, ano ho, lalong binigyan pansin ng ating Panginoong Hesukristo nung sabihin niya, ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak, ano ho, hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos. No, mga minamahal ko mga kapatid, sa ganito mga kataga pa lang, binibigyang pansin at pinapalalahanan na tayo na kapag tayo bilang mga Kristiyano ay laging tumatalima, sumusunod sa panawagan ng Diyos sa gawain ng kabanalan, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kagaya ng ating Panginoong Hesukristong muling nabuhay. Yun nga lang, mga minamahal ko mga kapatid, ang problema sa atin bilang mga tao, no? We do not like to be told what to do. There is a prevailing spirit of independence. Each person wants to decide for himself what to do, even to the extent of defining his or her own reality. No, mga minamahal ko mga kapatid, yan ang pag-uugali na kung minsan ay namumutawi sa ating kalooban. Hindi naman lahat. Ayaw natin na tayo pagsabihan sa kung ano yun dapat nating gawin. At hindi ko rin ang pumasisisi yung ilang tao na ganito yung kanilang pag-uugali. Bakit? Marahil nakaranas sila na kumbagay abusuhin ng mga ilang taong merong otoridad na ginamit yung kanilang masabi nating kamangmangan sa batas para abusuhin at pagsamantalahan. When we are dealing with human authority, there is certainly reason to be discerning and not to give blind obedience. Pero mga minamahal kong mga kapatid, tatandaan natin, but we must be very careful not to approach God as though He were just another human authority to be looked upon with suspicion. Oo, marahil yung mga batas na ginagawa ng tao, tayo bilang tao, pinagdududahan natin at baka minsan inaabuso lang tayo o minsan baka ginagamit lang tayo kung bakit pinapasunod ang mga batas na ito. Pero pagdating sa Diyos, wag nating pagdududahan. No? Kasi ang utos ng Diyos, absoluto yan. Hindi pwedeng mabago, hindi rin pwedeng baguhin. At lagi ang ninanais ng Diyos para sa atin ay tayo ay magkamit ng buhay na walang hanggan. At paano natin makakamit yon? Kung tatalima lamang tayo. Kung tayo ay laging susunod sa panawagan ng Kanyang kabanalan. No? Kaya, mga minamahal ko mga kapatid, sa puntong ito, mainam na pagnilayan natin sa ating buhay bilang mananampalataya, ano ba yung simpleng panawagan o kaisipan na maaari nating isipin at itatak sa ating kalooban at isipan upang tayo ay laging makasunod sa Diyos? Obedience to God means, una, mga minamahal ko mga kapatid, think of it as though we were being given direction to somewhere we have never been before. Isipin mo natin, kapag tayo susunod sa utos ng Diyos,
para bang tayo ay ginagabayan ng Diyos sa isang lugar na hindi pa natin napuntahan. Tingnan niyo po, practical na example, mga minamahal ko, mga kapatid. Kapag hindi pagpupunta tayo sa isang lugar, halimbawa isikat lang sa Facebook o sa social media, pero hindi natin alam kung saan, kung paano pupunta doon. No, di ba nagtatanong tayo? No, it's either ano man tawag doon, Waze. Pwede kang magtatanong tayo sa mga taong nakapunta na doon, pagpahalimbawa dito sa Padre Pio. No? Mga minamahal ko, mga kapatid, marahil yung ilan sa inyo, mga second time, third time na nakapunta dito, yung ilan, first time pa lang, nagtatanong tayo kung paano makapunta dito. Kahit yung pinagtatanongan natin, hindi katiwa-tiwala, minsan na tinuturo, yan, itong dating daanan, pero meron tayong main arc. No? Pero magkaganon pa man, bakit tayo naniniwala? Kasi gustong-gusto nating mapuntahan yung lugar na iyon. Ganon din, mga minamahal ko, mga kapatid. Bawat isa sa atin, ang hangad, makapunta ng langit. Sino po bang ayaw pumunta doon? Lahat tayo. Kaya, ang pagtatarungan natin, yung nakapunta na sa langit. Yung muling nabuhay na Kristo. Yung Jesus na nakauwi na at nagmula sa Diyos. Kaya mga minamahal ko, mga kapatid, Jesus knows the way to heaven. To obey God is to follow Him as He leads us into the risen life with Him in heaven. Kaya nga, mga minamahal ko, mga kapatid, sana sa bawat pagsunod natin sa panawagan ng Diyos, sa gawain ng kabanalan, sa lahat ng utos na ipinapaalala niya at ibinibigay niya sa atin na nababasa at papakinggan natin sa banal na kasulatan, no, isipin ho lagi natin na ang pagtalima dito at pagsunod dito ay parang paggabay din ni Kristo sa atin upang tayo ay makapunta sa langit na patunguhan lahat nating mga mananampalataya at mga naniniwala sa Kanya. At huwag natin pagdududahan, kagaya din ng wala nating pagdududa kapag tayo nagtatanong sa mga taong nakapunta na sa isang lugar na hindi pa natin napupuntahan. No? Mga minamahal ko, mga kapatid. At pangalawa, naiisipin natin kapag tayo sumusunod sa Diyos. Ano? Think of the reason of God behind every commandment. Alamin ho natin yung rason ng Diyos. Bakit niya ba ibinibigay at ipinapasunod itong mga utos na ito? At mapagtantuhan natin, at sana mapagtantuhan natin ho lahat, na ang pinakarason, no, the main reason that God commanded us this laws is only and always what is best for us. Parang yung isang magulang ho, na palagi ang rason sa mga anak, sa mga hindi sumusunod, ay nais ko lang manin sa iyo ay mapaganda yung buhay mo. Ganun din ho, mga minamahal kong mga kapatid. Walang hinagad ang Diyos sa mga minamahal niyang tao kahit na patuloy nagkakasala ito, kundi ang mapabuti ang buhay niya. No? Kaya nga ninanais siya tayo na makasama dun sa langit. Kasi yun yung patunguhan ng lahat ng kaluluwa, no, na taglay-taglay ng tao. Kaya nga, mga minamahal ko, mga kapatid, sana sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwan ng Banal na Misa, hilingin naman natin ang biyaya na tayo bilang mananampalataya ay patuloy na makasunod sa panawagan ng Diyos, sa Kanyang mga utos, sa Kanyang mga batas, sa Kanyang mga gawain ng kabanalan upang balang araw, kagaya rin niya, ang ating Panginoong Hesukristong muling nabuhay ay atin rin nawang maranasan ang kalwatian na Kanyang ninanais nating matamasa sa buhay na walang hanggan sa kalangitan. Pagpalain nawa tayo ng pumay kapal ngayon at kailanman. Amen. Sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana. Makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sagus mo at pagkabuhay, kami natubos mo tunay. O Jesus, aming mahal, iligtas mo kami tanan. Ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis ni isang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin na managagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng buong lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin. Sa amin ang parian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Biryan mo kami ngayon ang aming kapanin sa at iariya mo kami
sa lahat na masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Si Kristo'y inihari na, Pamaskong maamuntupa. Magsalo tayo't masaya sa tinapay na pamista, bagong wakas. Alleluia. Big niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihari na, Pamaskong mamuntupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bagong wakas. Alleluia. Ang taga-Israel, wanya ang bakihan niya upang ihayag ang ibig niya'y tunay.
maging tapat kailanman. Si Kristo'y inihay na pamaskong maamong tupa. Magsalo tayo't masaya sa tinapay na pamista, bago't wakas, Alleluia. Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Kristo'y inihay na pamaskong maamong tupa. Magsalo tayo't masaya sa tinapay na pamista, bago't wakas, Alleluia. Kristo'y inihay na pamaskong maamong tupa. Magsalo tayo't masaya sa tinapay na pamista, bago't wakas, Alleluia. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak, sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary.
Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa ating pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Kaugnay po ng isinagawang blessing at grand opening ng ating Kapiyo Osteria ay mahigpit tayong pinapaalalahanan sa ating panawagang Claygo or Clean As You Go sa lahat ng lugar sa loob ng Pambansang Dambana, lalo tikit sa Osteria. Ipinaaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may mga malalaking free parking dito sa loob ng Pambansang Dambana. Ikalima, ngayon pong darating na linggo ay 23 ng buwan, araw ng pagpapagaling sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga healing masses po at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Wala pong misa ng 4 ng hapon at 6 ng gabi. 5, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa Pambansang Dambana. Ito po ay isang fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maari po kayong makabili ng tickets sa ating pamisahan, sa HR office o sa mga nakastation sa paligid ng ating simbahan sa halagang 500 piso po lamang. Sunod po nating misa ay sa ganap na 22 ng tanghali. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Maari na po tayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos o mamakapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalang ito. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po tayong manalangin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong paikisa sa banal na pagdiriwang ng Misa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo nga, tinghari at manunubos.